Ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Carlos. Kailan naging kasalanan ang umibig? Dito sa ating dulang, mga ginintoang kasaysayan. Father Carlos, pinapatawag po ako ni Sir Arnaldo. Oo. Oh, pinatatawag ka nga niya. May mahalaga kasi siyang bilhin sa'yo. Kaso may kausap lang siya sa phone ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Sandali lang yan. Sige po. Dito na lang po ako maghihintay. Ano? Kumusta ka naman? Alam ko, pressured ka ngayon sa trabaho dahil nasa peak season tayo. Yun nga po eh. Pero ayos lang po yun, Father. So far, namimit naman po ng department namin ng demands. Very good. I'm sure matutuwa niyan si Papa kapag nireport mo yan sa kanya. Anyway, po. Free ka ba mamayang lunch? Sabay na tayo mamaya, treat kita. Opo. Free po ako mamaya. Sige po. Sabay po tayo mag-lunch mamaya. Good. So, see you later, Daniel. Maraming salamat po, Father Carlos, sa pa-lunch, ha? Tsaka isang malaking karangalan po sa akin na makasabay kayong mananghalian. Wala yun. At saka hindi ka na iba sa akin. Para makitang tunay na anak. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Kasi kayo po ang unang nagtiwala sa kakayahan ko. Kung hindi po dahil sa inyo, eh hindi ko mararating ang kinaroroonan ko ngayon. Siya nga pala. Po. May gusto lamang akong iklaro. Sandali, ha? May ipakikita ko sa'yo. Sige po. Heto. Litrato ng dalawang lalaki? Oh, teka. Si Papa tong isa. At kayo naman tong isa. Magkakilala po kayo ni Papa? Oo. Best friend ko si Rafael. Ang iyong mama. Napakabait niyang tao. Sobrang close kaming dalawa nung nabubuhay pa siya. Talaga po? Kaya pala noong una kitang makita, magaanang ang loob ko sa'yo. Anak ka pala ni Rafael. Buti pa kayo. Nakilala at nakasama niyo si Papa. Ako? Nakita ko na lang po siya sa litrato. Isa ako sa nagdalamhati sa pagkamatay noong unang papa mo. Kaya, dinedicate ko talaga sa kanya noon ang pagpasok ko sa seminaryo. Ganun po ba? Si Rafael, siya ang pinakamagandang regalong ibinigay sa akin ng Panginoon. Nalulungkot lang ako kasi maaga siyang kinuha ng Diyos. Pero alam ko, pinabantayan niya tayo. Lalo ka na, Daniel. Father Carlos, kung matagal niyo nang kilala ang aking ama, baka po kilala niyo ang aking ina. Ha? Pasensya ka na, pero hindi ko kilala ang iyong ina. Ganun po ba? Sayang naman. Huwag kang malungkot, Daniel. Dahil sigurado may plano sa iyong Panginoon. Malay mo, baka magkita rin kayo ng mama mo sa tamang panahon. Sa totoo lang, Father, hindi naman po akong umaasang magkikita pa kami. Malaman ko man lang kung ano ang pangalan niya o ang itsura niya. Ayos na po ako doon. Tsaka gusto ko rin pong malaman kung bakit niya kami inabandon na ni Papa. Kung sakaling magkita kayong dalawa, magagalit ka pa sa kanya?
Hindi na po, Father. Malaman ko lang po kung ano ang kanyang dahilan. Eh, handa ko naman po yun intindihin. Para sa iba tiyan, magagalit o magtatanim na sila ng galit sa magulang na umabando na sa kanila. Pero ipakata niya, napakabuti mong tao. Kaya ka binibiyayaan ng mayroon. Salamat po, Father. Pasensya na po kayo kung naging madrama po ako. Ayos lang yun. Kung may problema ka o may saloobin kang gustong ilapas, lumapit ka lang sa akin. Palagi akong makikinig sa'yo. Ituring mo ko bilang pangalawang ama. Opo, Father Carlos. Isang malaking blessing mula sa Panginoon ang pagdating niyo sa buhay ko. Dito sa ating dulan, mga gininto ang kasaysayan. Carlos, kailangan na natin maghanap ng bagong kapalit sa posisyong iniwan ni Gabriel. Ah, Papa. Huwag mo sabihin sa akin na umaasa ka pang ibabalik ko si Gabriel sa kumpanya. Final na ang desisyon kung sibakin na siya sa kumpanya natin, anak. Puno na ako sa kanya. Lumalaki na ang problema ng kumpanya natin dahil sa ugali niya. Pati mga investors natin nawawala na ng confidence sa atin dahil sa kabi-kabilang iskandalong kinasasangkutan ng kapatid mo. Kung sabagay, hindi ko po kayo masisisi. Maski ako, Papa, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko kay Gabriel. Sige. Kung ano po ang magiging desisyon ninyo, irerespeto ko. Sa tingin mo, sino ang nararapat sa posisyong binakante ni Gabriel? Isa lang po ang nasa isip ko na pwedeng pumalit kay Gabriel. At buo ang tiwala ko sa taong ito. Sino, anak? Si Daniel po, Papa. Fernando. Oh, agad ah. Napasyal ka. Anong kailangan mo? Ano yung nabalitaan kong isang college undergraduate ang mamumuno sa marketing department? Are you insane? Hindi ako nababaliw. Iba ang marketing sa tigaayos ng food machine sa factory. At saka anong qualifications ng lalaking yon para ilagay mo sa mataas na posisyon? At sino naman ang gusto mong ilakad para sa posisyong yun? Kahit sino. Basta hindi si Daniel. Kung dati nagtiis sa buong kumpanya sa baliw mong anak, hindi na namin masisigmura magtiis sa panibago mong pagkakamali. Oh, shut up, Agita. I'm the owner of this company. At may karapatan ako kung sino ang gusto kong iluklok sa posisyon. Siguro nga ikaw ang may-ari dahil ikaw pa rin na may pinakamalaking share sa company. But I'm the second biggest shareholder. Tumigil ka nga rin. 5% lang ang shares mo sa amin. Hindi na ngayon. Huh? Ito pa ang katibayan. Ano ito? Mga documents na ito? 23.7% na ang shares ko sa Montenegro Foods Corporation. 1% short para tawagin biggest shareholder ng company mo. Really? Yes. But still, ako pa rin ang may pinakamalaking shares. And my decision is final, Agita. Daniel Esplana will be the next marketing head, whether you like it or not. Thank you.
kita? Pinapatawag niyo raw po ako? Oo, oh, yeah. Have a seat, Mr. Esplana. Thank you po. Alam kong marami kang ginagawa ngayon sa Chief's Department, pero kailangan mong marinig itong magandang balitang sasabihin ko sa'yo. Magandang balita? Yes. Ano po yun, ma'am? You are being considered for the position as AVP for marketing. Ha? Talaga po, Ma'am Maita? Yes. Eh, paano na po si Sir Gabriel? Di ba siya po ang current AVP for marketing? Well, hindi niya na kayang gampanan ng maayos ang kanyang trabaho. At nag-decide ang management na ibigay yung posisyon sa kayang gampanan ng duties and responsibilities. At ikaw ang sa tingin namin na pwedeng pumalit sa kanya. Maraming salamat po. Pero, Ma'am Maita, hindi po ba parang masyado ng mataas ang posisyon na yan para sa akin? Eh, hindi po sa natatakot ako, no? Pero, alam ko pong may taong mas qualified po sa akin. Si Arnaldo nang nag-consider sa'yo. Naniniwala siya na, naniniwala kaming lahat na kaya mong pamunuan ang marketing branch ng company. Kasi, nakita namin kung paano ka magtrabaho. At nakita namin na kaya mong mamuno at mag-decide para sa ikabubuti ng kumpanya. Sana, i-consider mo yung position. Bihira lang ang ganitong klase ng opportunity. O ano, tatanggapin mo ba ang bagong hamon sa iyong career? Yes, Ma'am Maita. Tinatanggap ko po. Masyadong marami nang naiinom mo, Gabriel. Tama na yan. Kaya mo lang ako, Blake. Gusto mo lang uminom para mawala itong mga problema ko. Alam mo naman na hindi sagot ang paglalasing sa mga problema mo. Hindi mo kasi naintindihan eh. Maraming nawala sa akin, ha? Si Angelica. Ang trabaho ko. Ang mana ko. Parang kung tinaliguran ng mundo. Pare, huwag mong sabihin sa akin yan. Sa lahat ng kaibigan mo, ako lang ang palagi mo nakakasama. Kaibigan kita. At nauunawaan kong sitwasyon mo. Ang sa akin lang, ayokong masira ang buhay mo nang dahil lang sa mga detractors mo. Kailangan mong magpakatatag. Lalo na't nakahanap na sila ng kapalit mo sa Montenegro Foods Corporation. Ano? Ang sabi mo, Blake? Nakahanap na sila ng kapalit? Oo. Ayon sa narinig ko, may bagong AVP for marketing na ang company ninyo. At alam mo ba kung sino? Sino? Walang iba kundi ang inyong karibal. Si Daniel Esplana. Ano? Pareho. Ginawa ni Papayon? Teka, huwag kang sumayaw. Ah. Pinagtitingin tayo ng mga tao. Si Daniel ang ipinalit nila sa akin. Hindi pwede! Hindi ako papayag! Hindi ako papayag! Huwag kang mag-iskandalo dito. Halika na. Iuwi na kita sa unit mo. Ano? May babayad ka pa? Eto, sana eh. Eto ang credit card ko. Okay. Waiter! Yung bill namin. Gabriel, alam kong nararamdaman mo, pero hindi ka dapat magwala. Anong gusto mong gawin ko? Mag-celebrate ako dahil ipinalit nila sa akin ang hayop na yun? Sir, decline po yung credit card mo. Ano? Swipe mo ulit! Sir, decline po talaga eh. Pasensya na po. Walang magbabayad. Itong credit card ko. Bakit kaya declined ang credit card ko? Baka naman pinaputol na ng papa mo. Talagang gusto ni papa na pahirapan ako. Mga hayop sila. Hindi ko sila mapapatawad! Dito sa ating dulang, mga ginintoang kasaysayan.
Salamat, Daniel. At nakabalikan ng tagaytay ng ligtas. Ano? Naayos mo na ba dapat ayusin? Oo. Oh, maayos na ang lahat. Pasensya ka na kung kinailangan kong bumalik ng Valenzuela pagkaraan ng leave ko nung isang linggo, ha? Naintindihan ko, Daniel. Ang importante lang naman sa akin, kasama na kita ngayon. Ay, siya nga pala. May maganda akong balita sa'yo. Hmm? Promoted na ako as AVP ng marketing. I know. Hmm? Naikwento na yun sa akin ni Mama na isang araw. Congratulations ulit. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na mapopromote ako sa ganong posisyon. Alam mo na, hindi naman ako college graduate. Mm, hindi ka man college graduate sa ngayon. Pero pinatunayan mo naman sa amin na daig mo pa ang mga tao nakapagtapos dahil sa husay ng trabaho mo. And I'm so proud of you. Salamat, Angelica, ha? Kaya naman ako nagsisikap sa buhay, eh. Para sa'yo. Sa kinabukasan natin. Anyway, anong masasabi mo sa bagong tirahan natin? Hmm. Maayos. Maganda. Maliwalas. Pero masyado itong malaki para sa ating dalawa o tatlong tao kapag isinamang kasambahay natin. Alam mo, isa ito sa mga properties na niregalo sa akin noon ni Mama noong mag-18 ako. Mm. Mukhang matatagalan pa ako mag-stay dito kasi, alam mo na, kinailangan kong magtago muna sa asawa ko. Don't worry. Every weekends, luluwas ako ng Maynila papuntang Tagaytay para magkasama tayong dalawa. Daniel, sana matapos nitong problema natin at maging payapa na ang pagsasama nating dalawang. Naniniwala ako na darating din ang panahon na matatanggap din ni Gabriel ang lahat at hahayaan na niya tayong magmahalan. Palagi nating ipagdasal yun sa Panginoon. Sama nila, darating ang araw, makagaganti rin ako sa kanila. Oh. Hello? Gabriel? Oh. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Teka, huwag mo sabihin sa akin na nagwawala ka na naman dyan sa unit mo. Tinanggal ni Papa ang lahat ng credit card ko. Tapos, pina-freeze niya ang ilang bank account ko. Buti na lang, meron akong personal account. Kaya may natitira pa akong pera. Pare, ano kaya kung magbalik loob ka na lang sa papa mo? Itinakwilan niya ako, Blake. At saka, silang may atras sa akin, hindi ako. Wala kang choice, Gabriel. Kundi ang magbalik loob. Humingi ka ng tawad sa papa mo, hanggat hindi pa huli ang lahat. No. Mamamatay muna ako, bago ko gawin yon. Alam mo kung pahiralin mo yung pride mo? Mamamatay kang pulubi. Mag-isip ka naman. Patutunayan ko sa kanila na kaya kong mabuhay ng walang tulong ni Papa. Pero sa ngayon, hindi muna yan ang iintindihin ko. Kailangan ko munang mabawi si Angelica kay Daniel. Bakit hindi mo siya bawiin sa kanyang mama? May espiya ako sa bahay nila. At sabi nun sa akin, wala talaga dun si Angelica. Mukhang nagtatago siya sa ibang rest house nila. Alam mo, Gabriel, para matapos na yung problema mo, maghanap ka na lang ng ibang babae. Ano? Hindi, Blake! Hindi ako maghanap ng iba. Si Angelica lang ang mahal ko at gusto ko. Siya lang at wala ng iba! Okay, fine. Bahala ka sa gusto mo. Tototohanin kong banta ko sa kanila, Blake. Kung hindi babalik sa akin si Angelica sa maayos na paraan, dadaanin ko siya sa dahas. Alam ko nang gagawin ko para mabawi ko kay Daniel ang asawa ko! Mula alas ay... Ano kayang balak ni Gabriel para mabawing asawang si Angelica? Magtagumpay kaya siya?
Panagsiganap, Chikit Amor, Leonel Benjamin, Rosana Villegas.